Hey guys, welcome sa channel. Kamusta kayong lahat? Sa lahat ng mga nag-subscribe at gumawa pa ng YouTube account, binuha yung account nila para lang mag-subscribe sa akin. Salamat sa inyo, salamat po. Yung road papunta dun sa 1K, medyo lumalapit na. Nasa ano ako ngayon, 300 something na. Malayo-layo pa pala. Pero at least, di ba? One step at a time. So kung paisa-isa yung dumarating, okay lang yon. Kung matagalan ako, okay lang din yon. Pero salamat sa mga dumarating na mga subscribers. Welcome dito sa channel. Welcome. Etong mga nakarang araw kasi na to, busy kami. So yung vlog ko na ginagawa, medyo matatagalan pa yon. Kaya gusto ko, meron akong i-upload. Kaya eto, gumawa ako ng video sa inyo, para sa inyo, na maaaring makarelate kayo. At saka, etong video na to ay something personal. Ito talaga yung nangyayari sa utak ko ngayon, sa amin ni Mrs. Ito talaga yon. Ito yung what is currently happening sa utak namin. Meron kaming kaibigan na gustong umalis sa amin. Paano ba tayo pumipili ng kaibigan? No? Meron tayong 10 kaibigan, pero 5 doon yung talagang, you know, yung close talaga. So yung isa doon sa close friend, gustong umalis at hindi sinabi yung dahilan. So, na-imagine nyo. So kung nakaka-relate kayo guys, keep watching, may mapupulot kayo dito. Isipin mo yon kung gaano siya importante na nagawang ko pa ng video, di ba? Kasi gumugulo siya sa isip ko eh. So parang hindi ako maka-continue sa vlog na ginagawa ko kung hindi ko to gagawin, kung wala akong gagawin. At mas maganda na i-share ko na sa inyo para, you know, connection natin, di ba? Connection, you know, ayaw niya sabihin yung dahilan. So ano ba yung mga posibleng dahilan kung bakit aalis ang isang tao sa buhay natin? Una, yung purpose. Yung purpose kung bakit siya nag-stay ay wala na. Pangalawa, yung reason kung bakit kayo nag-bond, kung bakit kayo nagkakilala in the first place, kung bakit siya nag-stay in the first place, ay wala na rin. Pangatlo, nakahanap siya ng bagong kaibigan. Pang-apat, yung common interest ninyo. Yan, yung common interest ninyo eh, nawala na. Na-outgrow na niya, nagsawa siya, na-boring. Ganon. Panlima, gusto niyo mapag-isa. Maaari, di ba? Gusto niyo mapag-isa. At meron pa pang-anim. Pang-anim, eh talagang gusto lang niya mag-disappear. Siguro parang parehas lang. Parang gusto lang niya mawala. Ganon. And meron pa. Siguro dahil sa, gawin natin pampito, no? Baka dahil sa virus. Dahil sa virus, kaya ayaw niya na. Re-research ko lang naman to. Maaaring ito yung mga dahilan kung bakit yung mga tao umaalis sa buhay natin. So, baka mayroon pang dahilan na hindi ko naiisip o hindi ko na-research na dahilan niya kung bakit siya aalis sa buhay namin. Eto guys, wala namang kaming ginawang masama. Actually, talagang wala. Promise. We're just being these people na trying to establish our lives. Yun lang yun guys. Yun lang. Yun lang ang ginawa namin. Kung pangit yun, eh, wala kami magagawa. Ganun talaga eh. Kung nasa ganitong sitwasyon din kayo, no? Kayo na nanonood nito. Hindi man sa kaibigan, sa jowa nyo, or basta, someone na close sa inyo na umalis. Huwag lang yung namatay ah. Huwag yun, pangit yun. Yung umalis ba na parang hindi mo alam yung dahilan, tapos nagtatanong ka, ano bang dahilan, ano reason, bakit ito nagalit sa akin, bakit ito na umalis sa buhay ko, ayaw niya na. So, gusto kong tandaan ninyo na kung ano man yung reason ng tao na yun na umalis sa buhay nyo, eh, huwag nyong isipin na dahil yun sa inyo. Yun ang huwag na huwag nyong isipin. Kasi the moment na iniisip niyo yun, yun na yung moment na bumitaw ka sa sarili mo at hinayaan mo mamatay yung sarili mo. Nahabuli mo siya. No, wag ganun. People come and go. Pasok yan sa buhay mo, aalis yan. Pasok, labas. Kahit nga yung chocolate sa bibig mo, kahit pigilan mong wag matunaw yan, matutunaw at matutunaw yan. Kahit anong pigil mo, mawawala at mawawala yan. Mauubos yan. So, ganun din sa buhay natin. Tao, papasok lang sa buhay natin, lalabas yan. So, hayaan mong malungkot yung sarili mo kung meron man yun nga, tao na lumabas sa buhay mo na hindi mo alam yung dahilan. Tapos, nag-try ka mag-reach out sa kanya, pero ayaw niya sabihin yung dahilan.
Okay lang yon. Huwag mong habulin. Hayaan mo siya. Hayaan mong malungkot ka. Kasi masaya yung nangyari sa inyo. Kaya ka nga nag-iisip eh. Kaya ka nga nanghihinayang eh. Kasi masaya kayo. Wala ka namang ginawa. Parang isang gabi natulog ka. Okay kayo. Kaibigan ang turing niya sa'yo. Tapos pagising mo wala na. Para ka ng ghost. So yung tipong ganun. So hayaan mong malungkot ka. Hayaan mong maalala yung masaya mga bagay. Pero wag na wag mong sisisihin yung sarili mo kung bakit siya umalis sa buhay mo. Yun ang wag na wag mong gagawin. That's it for this video guys. Gusto ko lang sabihin to sa inyo at kung nakaka-relate kayo, comment kayo. Kung meron pa kayong naiisip na dahilan ng isang tao kung bakit siya aalis sa buhay natin, sa buhay nyo. Kung na-experience nyo na to at alam nyo na yung sagot. Ako kasi hindi ko alam yung sagot eh. Kaya nag-research ako tapos eto sinare ko sa inyo. Abangan nyo guys yung mga susunod na mga vlogs. Medyo nagiging pagkatapos nitong birthday ni Kila. Actually, etong araw na to, etong binivideo ko to, birthday niya ngayon. So, medyo busy na naman kami. Kaya, pag natapos to, birthday naman ni Cheche. Pero at least, ano na to, medyo okay na. Makakapag-upload na ako na mas madalas. So, hindi sayang yung pag-subscribe nyo sa akin. Ayoko masayang yon. Gusto ko masulit nyo yung pag-stay nyo dito sa channel ko. Okay. Yun lang guys. See you next time. Stay safe. Ha? Stay safe. Okay? Bye-bye. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around. Searched every building and home that I found. I saw no shadow.